Pila-pila na rin ang mga pasahero patungo sa Bicol at yan ay sa istasyon ng Philippine National Railways o PNR sa Tutuban sa lungsod ng Maynila. Ngayon pa lamang daw, punuan na rin ang mga tren. Nakatutok doon, live si Cara David. Cara! Tama ka dyan, Mike. Hindi pa man si Mana Santa ay fully book na ang lahat ng tren na biyahing Manila papuntang Bicol at pabalik. Hindi lang this week ha, pati next week hanggang April 10 na fully book na. Wala na po kayo mabibiling ticket kung pupunta po kayo ng Bicol. Sa lagay na yan, dalawa na yung bumabiyahing tren papunta ng Naga City at Ligao City. Ito yung 6:30 PM na tren na kaalis-alis lamang kanina at yung 8:30 PM na papunta naman ng Ligao City. Pero Mike, parehong fully book na rin itong mga biyaheng ito. Alas 5 pa lang ng hapon, mahaba na ang pila sa PNR station sa Tutuban para sa tren patungong Naga at Ligao City o yung tinatawag na Bicol Express. Si Joe Almunasid, taon-taong bumabiyahe patungong Naga sakay ng bus. Pero ngayon, nagdesisyon siyang gumamit ng tren dahil pakiramdam niya, mas ligtas raw siya dito. Na yung bus mismo, pangalawa yung driver, kung hindi siya physically fit. Minsan inaantok-antok pa, but kasi overnight to sa train, kahit na matulog yung operator dyan okay lang dahil automatic na dyan Malaking bagay rin ang pamasahe ayon sa ilang pasahero. Mas mura raw bumiyahe gamit ang train kumpara sa bus. 600 plus po yata, yung ate ko kasi yung nagpa-reserve. 600 plus yung sa bus, kung mga ganitong mahal, 800 or 900. Tapos alam mo, hindi ka pa komportable. 344 pesos ang pamasahe mula Manila patungong Bicol sa ordinary non-aircon train ng PNR. 548 pesos naman sa aircon coach na may reclining seats. Pero kung gusto mo ng mas komportable, 665 pesos ang pamasahe sa mga sleeper cabins kung saan pwede ka pang humiga. May banyo ang bawat coach nito, na ihihiga ang mga upuan at naiikot kung kinakailangan. Ang mga sleeper coaches naman, pwede ka talagang matulog sa 8 oras na biyahe ng tren. Happy po. Bakit ka happy? Kasi po makakasakay na po ako ng train. Makakasakay ka na ng train? Hindi ka na malatatakot sa train? Hindi po. Kung meron lang perwisyo na kinakaharap ang mga pasahero, ito ay ang pambabato na minsang nararanasan nila sa mga riles. Isa sa mga problema ng PNR ay yung mga tao na nakatira sa gilid ng riles, binabato kasi nila minsan yung mga tren kapag dumaan na ito doon sa riles. Katulad na lang nitong bintanang ito, dati raw, glass ito. Pero ngayon, pinalitan na lang ng yero kasi nga binabato ng mga tao at nabasag na yung salamin. Dahil yan doon sa mga pamamato ng mga tao sa mga tren ng PNR. Kaya ang ginawa ng PNR ngayon, naglagay ng screen doon sa mga bintana para maging ligtas yung mga pasahero kahit na batuhin sila ng mga tao na nandun sa labas ng riles, ay magiging ligtas pa rin yung mga pasahero doon sa loob. Tinatayang 800 to 900 passengers ang dumadagsa kada araw dito sa Tutuban Station dahil sa papalapit na Semana Santa. Para mapanatili ang seguridad ng mga tren, may K-9 unit na sumusuyod sa buong estasyon. May 20 PNP personnel din ang nakakalat, 200 blue guards at 50 rail police. Aminado ang PNR na sa ngayon kulang ang kanilang mga tren para tugunan ang volume ng mga pasahero, pero pangako nila may paparating ng additional 4 train sets ngayong taon. Additional donations from Japan will arrive within the year. And hopefully itong mga dumating na trains namin last year na maayos na rin namin para mapatakbo na rin namin this year to complement our existing fleet of trains. Mike, tuloy-tuloy ang operations ng PNR kahit Holy Week, ano? Good Friday lamang sila, walang biyahe. At sa Holy Wednesday pangaraw ay magdadagdag pa sila ng isang biyahe, yung morning po na biyahe. Pero ordinary train na lang ito, hindi ito aircon. Patungo ito ng Bicol para sa mga gusto pang humabol sa kani-kanilang mga probinsya sa papalapit na Semana Santa. Maglalagay rin sila ng mga Red Cross Station sa lahat ng estasyon ng PNR para tugunan naman yung problema sa sakit o kalusugan ng mga pasahero. Mike? Maraming salamat, Cara David.